Punta lang ako dun sa National Vaccination Day na gagawin natin noong November 29 to December 1 kasi naglabas ng proclamation yung Malacañang. Yes, late. Opo. Opo, pakipaliwanag nga po yun. So, ibig sabihin, kung pwede ang mag-leave. Employee... Pwede mag-leave ba? O, yun nga eh. Okay. Kung ang employee magpapatakunan ng araw na yon, hindi absent. Hindi absent. Hindi absent. Paano po yun? Kasi, magpapabakuna, hindi siya absent. So, yung nagtrabaho siya sa araw na yon, I mean, he is paid for that day. Okay. But he has to have his vaccine. Mm. Hindi ho pwedeng umalis lang siya kasi and using the vaccine as a reason. He should be, that is why he had to leave the premises. And that's why he is not considered absent. Meaning to say, when he's absent, may pay siya for that day. For that day. So yung kapag hindi ka nakaschedule magpabakuna nung araw na yon, ibig sabihin may pasok ka. Hindi, pero bawal minsan, mag-absent, ganun. Oh, hindi, tama. Pero minsan, di ba biglaan, pwede na magpabakuna. Mm-hmm. Sabihin niya sa kumpanya, tapos dalhin niya yung vaccination card niya or the proof of his vaccination, para hindi siya i-mark ng absent. Mm-hmm. Kasi sayang din eh, di ba? Mm-hmm. Sayang kasi yung sitwasyon na pwede na siya mabakunahan, hindi na sa ibang araw, but he should not be marked absent on the day of the vaccination. I see. Pero ASEC, we're talking about November 29 and December 1. Kasi ang November 30 ay holiday. It's really a holiday, yes. Ayun. Yes, so double it's really pay a holiday. Yun. So the premium pays for that day. Kasi dapat working yan. Kaya you will get your premium pays. Mm-hmm, mm-hmm. Oo, oo. Okay. Okay, sige. Okay. Lako, even if they have vaccination not on the 29th or the 1st, kunyari bukas, hindi rin siya absent. Ah, okay. Yes, it's not only for the 3 days. In the IATF resolution, the day that he will be vaccinated, he should not be marked absent. Ah, so ano na yan? Ini-implement na yan ngayon? Ongoing na po yan? Yes po. Yes po. Okay. O yun naman pala, hindi kayo absent.